morning. Ako ay nagpapasalamat sa mga kapatiran natin na kaninang umaga, pagdating ko, sabi ni Brother Charlie, bro, pinag-pray kita. si Pastor Roger, alam ko naman yung mga kapatiran, pinag-pray tayo. Dahil nga tayo yung naatasan na ngayon ay magdadala ng salita ng Panginoon. Sabi ni Sister Letty, wow, sabi niya, mukhang ready-ready ka. Opo, sabi ko, dalawang gabi na akong di natutulog. Dalawang gabi na akong di natutulog, sabi ko sa niya. Actually, mabuti naman po ang Panginoon dahil nakapaghanda naman po at yung salita ng Panginoon ay talagang hiniling ko na yun ay siya ang mag-usap sa atin. Inanyaya ako po kayong tumayo para ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa 1 King chapter 3 verses 5, tapos tatalon po tayo sa 9 hanggang 14. Ako po ay malabo ang mata, kaya ako po ay miram na ng tulong ng another two eye. 1 King chapter 3 verses 5 tapos 9 to 14. Hintayin lang po natin yung ating mga kapatid para po sabay-sabay natin itong basahin. Meron na po? Sige po. Sabay-sabay po tayo. 1 King chapter 3 verse 5, At Gibeon the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give you. Tapos talon po tayo sa verse 9. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern his great people of yours? Verse 10, the Lord was pleased that Solomon has asked for. So God said to him, since you have asked for this and not for a long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for the discernment of administering justice, I will do what you have asked, and I will give you a wise discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, but wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Verse 14, last verse po. And if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands as David your father did, I will give you a long life. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit at manalangin. Ama namin sa langit, salamat sapagkat Diyos kayo na napakabuti. Diyos kayo na mapagpala. Diyos kayo na mapagkaloob sa aming mga mapagpatawad sa aming mga pagkakasala dahil kayo ay Diyos ng mapagmahal. Sa oras po na ito, sa paglapit po namin sa inyo, patuloy po kaming humihingi ng pagpapatawad sa lahat ng mali naming mga inisip, mga mali po naming mga ginawa, upang marapat po kaming tumanggap ng pagpapala, guidance, correction, and most of all, wisdom from you, O God. Bigyan niyo po kami ng tengang handang makinig at pusong handang magpatugo sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan ngayon. At inihiling po namin kayo mismo ang aming maging tagapagsalita sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Marapatin mo pong maging daluyan ng inyong salita, ang inyong lingkod, pero kayo po ang nais namin marinig. So speak with power in your splendor and majesty. Heal us, deliver us, empower us, strengthen us, guide us and correct us, enlighten us and set us free from all the lies and falsehood that hindi po kami madayan ng kaaway. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen, amen. Pwede na po makupo ang bawat isa sa atin. Muli po, magandang umaga. Kung kayo po kaya ay bibigyan ng pagkakataon o ang Panginoon ay bibigyan kayo ng pagkakataon, ano kaya ang inyong kahilingan? Kung bibigyan kayo ng isang kahilingan ng Panginoon, ano kaya ito? Nakita po natin sa buhay ni Haring Solomon, dahil nung panahon ni Haring Solomon, payapa na ang paligid, di kagaya ng buhay ng tatay niya, na panay pakikipaglaban, digmaan, kaya ang kasaganaan ay nandun na kay Haring Solomon nang siya ay maghari. Kaya lang, nakikita ni Haring Solomon, napakalaki ng bayan ng Israel, napakalaki ng mamamayan ng Diyos sa kanyang pangungunahan. Kaya dahil si Haring Solomon nakita din ng Diyos na siya ay matuwid sa kanyang harapan, kaya dumating yung kagaya ng ating binasa, tinanong siya kung ano yung kanyang hihilingin. At ang nakakatuwa doon, kagaya ng binasa natin, hindi siya humingi ng kung anuman. Sabi nga doon, hindi siya humingi kahit na yung kapahamakan ng kanyang kaaway, hindi siya na humingi ng kayamanang para sa kanya, kundi ang hiningi niya ay matalinong puso upang humatol sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel, at pangunahan niya ito. Pero ang nakakatuwa sa Panginoon, hindi po ba, pinagpala siya ng karunungan, pero higit pa doon, pinagpala siya ng kayamanan, ng karangalan, na walang makakahigit kanino man. Napakabuti pa po ng Diyos para kay Haring Solomon. Ngayon, tayo, paano po natin pakikinabangan yung katalinuhan na yon na binigay kay Haring Solomon? Mapapakinabangan po natin to kung pag-aaralan natin yung mga salita na sinulat ni Haring Solomon, kagaya po nung salita na sinulat niya sa aklat po ng Ecclesiastes. Ecclesiastes, the teacher, o yung mangangaral. Excuse po. Tingnan po natin yung salita ng Diyos sa aklat ng Ecclesiastes, at ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay 10 Life Lessons from the Book of Ecclesiastes. 10 life lesson lang ba ang makikita natin doon sa aklat ng Ecclesiastes? Hindi po. Maybe a million lessons ang makukuha po natin. Kaya lang po, pagka kinuha natin lahat yun ngayon, hindi po tayo matatapos. Kasi talagang kahit na ulit-ulitin mo ang Ecclesiastes, natutuwa po ako sa Proverbs, yung 3 wisdom literature na to, Proverbs, Ecclesiastes, then the Hope, na talagang, hello? Na talagang nakakatuwa po silang basahin. Makikita natin doon sa Proverbs, ang inaano dyan is, kailangan mo ng wisdom to have a good life. Di ba yun ang sinasabi niya? But sabi sa end ng Proverbs, but still you have to fear the Lord. Ngayon sa Ecclesiastes, you have wisdom. Pero sigurado ka ba na you have a good life? Yun yung mga sinasabi niya. Kung sa Proverbs, mayroong isang at the mid-age na babae na nangangaral sa atin, dito sa Ecclesiastes, may dalawang katauhan doon na lumalabas. Isang author, yun nga yung the teacher, at isang critics, kung saan lahat ng sinabi ng author o ng teacher, sinasummarize nitong critics. At ganun nga ba ang nangyari, sabi niya ng critics. Then, makikita natin sa pangatlong book, yung kay Hob is an upright person, pero gaya nung sinabi ng Iglesia, ng mga ngaral, hindi lahat ng matuwid ay ganito. Pero, ang pagpapala ng Panginoon, nandun. Amen po ba? Sige po, simulan po natin yung unang lesson. Ang una pong lesson na ibinibigay sa atin ay accept the unchangeable. Basahin po natin ang mga talata sa unang Ecclesiastes chapter 1 verses 1 to 7. Sabi po niya doon,
The word of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Generations come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises at the sunset and hurries back where it rises. The wind blows from the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning to its course. All streams flow into the sea, yet the sea never full. To the places the streams come from, there they return again. Kung babasahin po natin ang Ecclesiastes, parang siyang tula. Actually, hindi siya parang tula. Isa siyang tula. Kaya habang binabasa mo ang Ecclesiastes, ikaw ay tumutula. Nakakatuwa siya. Kung titingnan po natin doon, ang talagang nagsulat, kagaya nung sa verse 1, yung pinakamatalinong tao na pinagpahalan ng Diyos, ang nagsulat ay si Solomon, si Haring Solomon. At sabi niya, siya yung pinakamatalinong tao. Pero ang sabi niya, vanity is vanity. Everything is vanity. Hevel, the other word is hevel. Pagka binasa mo yung buong Ecclesiastes, 38 times niyang sinabi yung walang kabuluhan, yung sabi niyang meaningless. It's like a chasing of the wind. Para lang daw umahabol ng hangin. Ang hangin, kaya mo bang hawakan? Kaya mo bang pigilan? Yun daw yung inaano ng tao. Walang kabuluhan. Pero ano nga ba? Bakit wala nga bang kabuluhan? Tingnan po natin. Sabi niya, ano ang mapapala ng tao sa kanyang mga ginagawa? Actually, lahat po tayo may mga ginagawa. May mga ginagawa tayo, malaking ginagawa natin, maliit yung ginagawa natin, importante yung ginagawa natin, hindi importante yung ginagawa natin. Lahat po tayo ay may ginagawa. May mga adhikain na tayo na may mga bagay na yung adhikain natin, prinsipyo natin, we die and we live for it. Di ba? Pinaglalaban natin yung mga adhikain natin na yun. Pero napakaganda ng tanong niya doon sa verse 3. What do people gain from all labors at which they toil under the sun? Kung titingnan po natin, samantalang ang katotohanan, yung bagay na unchangeable, unang-una, hindi tayo forever na mabubuhay, mamamatay din tayo. Tama po ba? Mamamatay tayo. Lahat tayo, sino ba hindi mamamatay? Mabuting-mabuti kung abutan tayo ng pagdating ng Panginoon o yung kagaya ng sinasabi ni Sister Babe kanina na dadating ang Panginoon at aalisin tayo dito. Pero lahat tayo mamamatay. May mga bata at their baby age na mamatay na. May mga kabataan, may nasa middle age. May mga nasa tamang edad na. Yung tamang edad na yon, ilang edad yon? O sabihin na natin 90 years. Yung 90 years na yon, makabulangan ba ang naging buhay mo? Tingnan nga natin, sa 24 hours, ilan ba yung pinagtrabaho natin, pinaggawa natin na mabuti? Sabi nila, 8 hours daw dapat natutulog tayo. Di ba? Yung kailangan natin pahinga. 8 hours. Sa 24 hours na yon, yung 8 hours, 1/3 na yon ng buhay mo. Paano yung talagang natutulog lang? Walang ginagawa. Isipin mo kung 90 years old ka, 30 years ng buhay mo itinulog mo lang. Yung 60 years, gising ka, pero anong ginagawa mo? Mabuti ba yung ginagawa mo? Yung mga kabataan ngayon, sa mga kabataan, inuubos nila ang oras nila. Facebook, chat-chat-chat, hindi chat-chat-chat, chat-chat-chat. Anong kabuluhan? 60 years, kung aabutin ka ng 90, 60 years ka lang gising.
Naipaglingkod mo ba sa Panginoon yun? Sabi niya, meaningless, meaningless. Ano yung ano? Magiging meaningless yan kung hindi mo naiintindihan. Tama po? Accept the unchangeable. And yes, kabaligtaran nun, baguhin natin yung pwede pang baguhin sa pananaw natin, sa way ng life natin, sa paglilingkod natin sa Diyos, sa pamumuhay natin. Yun po yung unang punto sa ating binabasa ngayon, pinag-aaralan ngayon. Ang pangalawang puntos po ay second point po, ang matututunan po natin na ituturo sa atin dito ay accept what life has to offer. Mababasa po natin, actually, kumuha akong points for every chapter ng Ecclesiastes. Kaya sabi ko kanina, 10 lang ang kukunin natin. Kasi for every chapter, 12 chapters ito, pero 10 lang ang kukuhanin natin. Tingnan po natin yung Ecclesiastes, Kumangaral chapter 2, verse 11. Kumangaral 2, verse 11, sabi niya, yet, when I survey all that my hands had done and what I had told to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Kung babasahin po kasi natin yung ano, kung babasahin po natin yung chapter 1 hanggang verse 10, the teacher tried to enjoy great and productive, fruitful projects. It is beneficial to others as well. Kung babasahin kasi natin doon, ang manulat o si Solomon ay nagpagod, nagpatayo ng mga ganito, nagpagawa ng ganito, in-enjoy niya lahat. Sabi nga doon, siya ay nagkaroon na, wala na siyang hihilingin eh. Siya ay nagkaroon ng pinakamayaman, pinakamatalino, yung mga tao lumalapit sa kanya para humingi ng payo. Binabayaran siya para sa mga bagay na yun, para marinig ang kanyang salita. Higay niya yung bawat mga property, yung mga territories. Kaya sa totoo po, minsan sabi nila, si Hari Solomon ay nagkaasawa ng thousands of wife and concubines, sabi ba? Di ba? Pero ano ba yun? Hindi lang sa anumang bagay nangyari yun. Alam niyo po, ang pag-asawa ni Hari Solomon, it is a political move also as a very wise king to consolidate his empire with the other empire. Kung ewan ko po sino nanonood dito ng telenovela, mga Korean telenovelas, ang mga king po doon, nag-aasawa, di ba? They have concubine. Pero hindi naman nila talaga minamahal. Ang minamahal nila yung kanilang minamahal. Bawat empire, magkakaroon sila, kagaya si Hari Solomon, yung anak ng Babylon king, naging isa sa naging asawa niya, to expand their territory. Kasi kung doon nung panahon ay nag-gigera sila, para magkaroon ng kapayapaan, kailangan anak nila, magiging asawa ng kalaban nila para magkaroon ng hold. Yun po yung naging situation. Nagkaroon ng kayamanan si Ian. Pero sabi niya, bandang huli, ano sabi niya? Ano daw yung napala niya? Kagaya ng sinabi niya doon sa verse 11. Nakamit niya lahat ng kayamanan, pero ano yung napala ko? Alam niyo po tayo, nangangarap tayo eh. Nangangarap tayo na sana yumaman ako. Sino po hindi nakakagusto na yumaman? Di po ba? Wala. Pero ang kaisipan po ng tao ganito, kung ako lang ay makakaroon ng isang malaking bahay, okay na ako. Pero tingnan niyo po, yung bang nakatira doon sa malaking bahay na yon, masaya kaya? Natutuwa po ako do sa pagayong mga wage earner. Yung mga wage earner, ibig sabihin yung mga manggagawa po natin. Halimbawa, sila ay nagkaroon ng bonus na, may tinanggap na bonus na 1,000. Alam na alam po nila kung saan yung masarap na kainan. Siyempre, Jollibee yun, di ba?
pangadadali nila doon yung kanilang mag-ina o yung kanilang anak. Nakakatawa po ang mga wage earner. Magkaroon lang po sila ng bakasyon na 2 araw. Alam nila, excited sila kung saan sila lugar pupunta, saan nila ipapasyal yung kanilang mga mahal sa buhay. Pagka po sila ay nagka-bonus na, halimbawa 13 month, alam po nila kung ano yung mga bibili nila. Damit na kanilang maanak, gamit sa bahay na wala sila. Nakakatuwa po. Pero yung mayaman na meron na lahat, nakain na niya lahat, hindi na niya alam kung saan siya kakain, ano ang kakainin niya. Tama po? Pagdating po ng bakasyon, pinuproblema niya, so kaya tayo pupunta, eh lahat napuntahan na natin. Maybe yung iba po sa atin nakakaranas na nito. Pagdating ng Pasko, anong ibobonus niya sa sarili niya? Eh, siya yung nagbibigay ng bonus. Ano yung bibilin niya? Meron na siya lahat. Meron na siya lahat. Kaya kung titingnan po natin, sabi ni ano, ni Haring Solomon, ano yung napala niya? Kung hindi po natin naiintindihan, talagang ganun po ang dadating sa atin. Kaya kagaya nung mensahe doon sa na dapat nating mapulot, tanggapin natin kung ano yung buhay na meron tayo. Kung ito ay mahirap, dapat huwag tayong manatili doon sa kahirapan. Makita po natin kung ano yung dapat na, kung ano yung ino-offer ng time sa atin. Ngayon po, nasa pangatlo na tayo. Ang pangatlong lesson na iwan po sa atin dito ay accept what times offer. Sabi po niya sa Ecclesiastes, wala pang R yan. Pag kami R yan, lalo na nagkabulbul yung dila ko. Ecclesiastes chapter 3, 1 verse 2, 4, sabi po niya, there is a time and a season for every activity under heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Accept what time is offered. Ano po ang ano dito? Kung titingnan po natin dito, time is something that we really have to contend with. Dapat alam natin pahalaga nito eh. The time is given in a man's life and the happiness of life is mostly depend on timing. May mga ginagawa tayo mali sa timing, hindi maganda ang nagiging bunga. Eh paano pa kung mali na yung gagawin natin at wala pa sa timing? Lalo nang wala. Kaya sabi niya, accept what times to offer. Enjoy the season, enjoy the moment that there is a time really for on sadness, for happiness, a time to die and a time to live, a time for every business under heavens that we should ready to begin and ending and start a new beginnings. We also realize that everything passes, lahat lumilipas. So kung mahirap man ang iyong pinagdadaanan, just enjoy it. Alam niyo po, lahat tayo dumadanas ng kahirap, yung mga suliranin sa buhay. Ito, nagagamit ko itong katotohanan na ito. May mga buhay tayo na minsan, ano ba yung pinakamadilim na bahagi ng gabi? Siguro mga 10 ng gabi, 11 ng gabi, 12 ng gabi. Sa mga sitwasyon natin sa buhay, may mga ganun din. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin, lalo't ginawa na natin yung magagawa natin. Just enjoy it at ipagkatiwala natin sa Panginoon. Di ba? Kasi pagka po dumating yung alauna ng madaling araw,
dumating na yung alas dos, alas tres ng... Lalo na po pagka nag-alas 4, medya, mag-aalas 5 ng umaga, liliwanag din po. Accept what time suffer. Liliwanag din po. Just endure it. Yung pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, ginawa mo na lahat yung magagawa mo. Pagkatiwala mo sa mga ito at endure it. Dadating yung liwanag. Tulad ng gabi. Dadating ang alas 4:30 pag ano, unti-unti nang papaliwanag yan. Ang mahirap po yung iba, hindi nagawang i-endure. Ayun. Napasala na. Nakakalungkot po yun. At alam natin na hindi matutuwa ang Panginoon doon. Accept what life, what times offer. Gawin natin, ano, simple natin. Halimbawa, ako ho ay lumaki sa pagsasaka. Bata pa ako, kahit bata pa ako, kaya ko pong magsaka ng bukid. Talagang marunong ako magtanim, marunong ako mag-arago ng bukid gamit sa mga hand tractor, marunong po akong gumapas. Nung wala pa ho yung tresor, yung gumigik na ano, kaya ko pong maghampas ng palay kung meron pong nakakaalam nun. Bata pa po ako, nakikipagbuhatan na po ako ng kinabang palay para lang sa 5 piso ang isang sako. Ang dadaanan ko ay hanggang tuhod ang putik. Ang layon pagdadalan. Sa hirap po ng buhay talaga, dinaanan ko po yon. Sabi ng matatanda sa akin, boy, hindi ka nalalaki. Lumaki naman po. Boy, hindi ka nalalaki. Pero, napakahirap po. Sabi ko, accept what time suffer. Sa pagsasaka po, ganito yon. Kailangan, pagka season ng pagtatanim, dapat sumabay ka sa pagtatanim. Pagka ikaw ay nahuli, umanin na lahat yung mga katabi mong tatanim, palay mo na lang natitira lahat ng daga, lahat ng peste, ikaw ang pupuntahan. Kasi hindi ka sumabay sa panahon. Tama po ba? Sa mga estudyante, panahon ng graduation, hindi ka gagraduate. Bakit? Kasi noong time na dapat nag-aaral ka, naglalakwatsa ka. Kung panahon ng pag-aaral, mag-aaral kayo. Hindi forever ang pag-aaral. Pero yung bunga ng gagawin yung paglalakwatsa, forever yung dadalin, magiging consequence nung hindi nyo pagtanggap to sa tamang panahon na dapat ay ginagawa nyo. Amen po ba? Sige po, baka tayo ang humaba. Tingnan po natin yung pang-apat na puntos natin. Do not be weak, sabi po niya. Ecclesiastes, ayun po ako sa Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 4 verse 1, ang sabi po niya doon, again, I looked and saw an oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed and they have no comforter. Power was on the side of the oppressors and they have no comfort. Eh sabi niya, do not be weak. Ang sinasabi dito, madaming tao nagsasabi, kawawa naman kami. Hirap na hirap kami. Kami yung kawawang tao. Tinatapak-tapakan kami nung mayaman o yung makapangyarihan. Kami yung ginagawang api-apihan. Pero ang sinasabi po dito, do not be weak. Kung ikaw ay nakasahirapan, kahirapan, dapat hindi, ganito na lang kami. Ito na lang ang buhay namin. No! Dapat makagraduate ka sa kahirapan. The teachers observes that the most in life, so many injustice rules, that the powerful oppress the weak. So, indirectly, a very evitable lesson given from the teacher, do not be weak.
Sabi niya, maraming tao, reklamo nga ng reklamo, sila yung inaapi, sila yung laging kawawa, sila yung hirap na hirap at sad sa kahirapan, pero hindi naman sila nagsisikap na makagraduate sa kahirapan. Pilitin natin maging may kapangyarihan. So people of the Lord should be empowered to be leaders in businesses and in industries. And much as possible, leaders of the government. Yun po ang pilitin natin so we can maximize the possibility of justice prevailing in our midst. Dapat, yun po, kaya lang po, kahit po ang mga Kristiyano nakakalungkot, nananalangin tayo, Panginoon, bigyan niyo kami ng matuwid na mamumuno ng aming bansa. Pero pagka tumakbo yung isang Kristiyano, yung alam natin may pagkatakot sa Diyos, hindi yun ang binoboto natin. Yun po yung nakakalungkot eh. Pero nagpe-pray tayo ng matuwid na ano, mamumuno ng ating bansa. Dapat daw, para maranasan natin yung ma-prevail yung justice sa ating kalagitnaan, dapat matuwid the leader. Dapat tayo, lagi sinasabi na pastor, tayong mga Kristiyano, dapat hindi tayo tail. Tayo dapat yung head. Kristiyano, kasi sinasabi mo, anak ka ng Diyos, tapos hindi ka nakakaalis dun sa kahirapan. Hello? Ang tao, sinasabi natin, hindi kasalanan ng tao na siya ay pinanganak na mahirap. Pero kasalanan po natin kung mamamatay pa tayong mahirap. Do not be weak. Andyan pa po ba kayo? Kasi po, mapapahaba ako, emotional kasi po kasi talaga ako eh. Tingnan natin po yung panlima. Do not commit too soon. Alam niyo po, paiba-iba yung tema natin, pero titingnan po natin kung kabutihan ng Diyos o nanggagaling ba sa Diyos yung tinuturo sa atin. Alam po natin yan eh. Ecclesiastes chapter 5 verse, dahil panlima na tayo, nasa chapter 5 na tayo. Chapter 5, 1 to 2. 1 to 3 actually yan. 1 to 3. Sorry, hindi ko na-print dito sa akin. Sabi niya doon, guard your step to go to the house of God. Go near, mukhang mas malapit dito, no? Hindi ko mabasa doon. Guard your step when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know what they do wrong. Next slide, please. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few. Ang sabi po niya doon, do not commit too soon. Tama po ba? Do not commit too soon. Pinaalalahanan po tayo ng mga talata tungkol sa pagbibigay natin ng mga pangako sa Diyos. Alalahanin po daw po natin na ang Diyos ay na ating pinangangakuan ay Diyos na lumikha sa atin. Dapat may paggalang. At yung pangako na yun, dapat na yung mga pangako binibitawan natin. Huwag natin gawing biho. Do not commit too soon. Ibig po sabihin tayo, ang tao kasi, ganito po, nangangako sa mga kabataan natin, sa mga common sa tao. Pagka sila ay nananalangin, Panginoon, pagka ako po ay nagkatrabaho, paglilingkod ko po lalo ang buhay ko. Pero pagka nagkatrabaho na, nawawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Hello? Totoo ba? Nangyayari po ba? Ano pa po? M-
Madami po kasing mga hala, mga pwede tayong maging halimbawa dito. Ang tao halimbawa, kagaya halimbawa, sila ay nasa ano, nakasakay sa isang barko. Barko ba yung tawag doon? Bulol ako sa akin, kaya inartehan ko. Sa barko, nakasakay sila. At yung barko ay medyo lulubog. At tao ko man sa tamang nga ko yan, Panginoon. Huwag lang pong lumubog itong barko na to. Itong barko, huwag lang pong lumubog. Maglilingkod po ako sa'yo. Ibibigay ko. Eh, nung nakadaong yung barko, ang sabi ng mga tao, joke lang. Joke lang. Joke lang. Kasi nakatungtong na siya sa lupa eh. Nakatungtong na ang kanyang paa sa tierra firma. Nasa lupa na siya. Wala na siya doon sa alanganing kalagayan. Nangyayari po, di po ba? Ang tao, madaling mangako sa Panginoon eh. Pagka ang tao may sakit, Panginoon, pagalingin mo lang po ako. Ang buhay ko ay pagkakatiwala ako sa inyo. Bato-bato sa langit. Iaalay ko po ang buhay ko sa inyo. Pero pag gumaling na, nasaan na yung pangako? Maaalala lang niya yung pangakong yun pagka sumuso ka na naman sa nandugo. Totoo po ha, di ba? Maaalala lang niya yung pangako niya yung pagka siya sumuso ka na uli ng dugo. Do not commit too soon. Kung naalala ko lang po si ano, si mayroon akong nabasa si King Louis XIV ng France. Pagka po ang kanyang mga ministro at o yung mga leaders ng kanyang government, mga government officials kanya, may pinaaprubahan. Hindi niya agad dinaaprubahan yun. Ang sinasabi po ni ano, King Louis XIV, alam niyo kung ano siya, I shall see. Tingnan ko muna. Hindi siya, pagka may pinaaprubahan siya, I shall see. Titingnan ko muna. Kasi po, ang salita na bibitawan natin, habang di pa natin binibitawan, tayo pa ang amo ng salita na yon. Pero pagka ang salita mo ay binitawan mo na, ang pangako mo binitawan mo, magiging amo mo na yung salita mo na yon. Totoo po ba? Kaya, sabi po nung lesson na iniiwan sa atin ng talatang sa lima, do not commit to sin. At huwag natin gawing biro. May isang karakter sa Bible na nangako siya. In the Bible, there was a man na nangako na pagka nanalo sila sa isang gera, ang sino mang sumalubong sa kanya pag-uwi niya ng bahay, papatay niya at gagawin niyang offer sa Diyos. At nanalo po sila. I think alam po ng bawat isa dito. Nung pag-uwi po niya, ang pinakamasakit, yung anak niyang dalaga. Yung sumalubong sa kanya. Dahil pangako po niya sa Diyos, pinatay niya yung kanyang anak na dalaga. At tinandog niya sa Diyos. Hindi po ako nabilib sa karakter sa Bible na yon. Ba't kailangan mong mangako ng ganun? Do not commit to sin. Siguro, itong lalaking ito, ang iniisip niya, ang sasalubong sa kanya, yung biyanan niya, o kaya yung asawa niya, ano po? Brother Orly, tawad mo, ha? Wala lang si Ate Cora, eh. Siguro po ang inisip niya. Kasi po, nung unang panahon, yung bahay ng mga tao, may silong, so andun yung mga hayop nila. At pag sila ay umuwi, unang sumasalubong yung mga hayop, it's either kambing, o kung ano man yun. Yun yung iniisip niya.
Kaya lang ang sumalubong, ang napakasakit, ang sumalubong yung kanyang dalagitang anak. Ulitin ko. So, kaya inisip nga niya. Siguro, ibiyanan niya, no? Meh, sorry ah. Hindi po ako ganun sa inyo. O kaya yung kanyang asawahan, sorry ah. Joke po yun. Pero, do not commit too soon. Nasa pang-anim na po tayo. Konti na lang. Sabi po sa pang-anim, take time to enjoy what you have earned. Sa Ecclesiastes chapter 6 verses 1 and 2, sabi po niya doon, 1, I have seen another evil under the sun, and it weighs heavily on mankind. Verse 2, God gives some people wealth, possession, and honor, so that they lack nothing their hearts desire, but God does not grant them the ability to enjoy them, and strangers enjoy them instead. This is a meaningless, a grievous evil. A man may have 100 children and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better than he. Nakakalungkot naman po yung bahaging ito. Bakit kanyo? Gaya nung nababasa natin sa talata, may isang tao daw na pinagkalooban ng kayamanan. Kayamanan na kung saan, pag sinabing kayamanan, talagang maybe limitless or talagang to the max na kayamanan. Pero ang problema, inabot siya ng kamatayan. Hindi man yun lang niya na-enjoy yung kayamanan na yon. Kagaya nga din doon, sabi niya, mayroon siyang maraming anak, pero hindi man lang siya nabigyan ng proper na burial o yung paglilibing. Mabuti pa daw yung batang hindi ipinanganak kaysa sa kanya na naranasan nga ang panganganakan, ngunit hindi naman naging meaningless. Totoo po, ang pagkakaroon ng kayamanan, bagamat wala pa tayo doon, siguro yung iba sa atin, nandun na, hindi napakadali ang pagkakaroon ng kayamanan. Sabi natin, ang pagkakaroon ng kayamanan ay ang dami mong isasakripisyo. Unang-una, ano yung mga isasakripisyo mo? Yung mga moment, unang-una, big works. Hindi na may instant magkakaroon ka ng kayamanan na yan eh. Pag sinabing big works, napakalaking pagsasakripisyo, pagpuporsige, lahat ng kakayanan mong gagawin mo, lakas mo, talino mo, pagkatao mo, mong katawan mo, para doon sa sinasabi. Talagang ginagawa mo. Ano pa? Napakadaming investment and risk. Investment, maybe time, talents, and even relationship. Isipin mo yun, para ano, nagsasakripisyo kang mag-abroad, malayo sa pamilya mo. Tama po ba? Nangyayari sa sacrifices mo, nagkakaroon ng isolations, hindi mo na ma-enjoy yung masasayang bagay sa buhay. Napapalampas mo yung birthday ng anak mo, birthday ng asawa mo, hindi. Ang daming sakripisyo. Kaya lang, eto na, pagka mayaman ka na, parang kulang at kulang. Kulang at kulang. Nagkakaroon ng malaking pera, ang laki din ng bayarin mo. Kasi dati wala kang katulong, ngayon may katulong ka na. Eto pa, yung ibang tao. Mayamang ka naman eh, akin na lang to. Bakit nung naghihirap ka eh? Kasama ba siya dun sa... Pero ang tao, ganun po. Ngayon, yung mga nasa abroad, alam niyo po ba yung mga pamilya nung nasa abroad? Pati po rate ng dollar sa alam. At alam nyo kung kailan darating yung pinagpagura nung nasa abroad. Hello?
bigyan naman natin ng pagkakataong yung benefit na ginagawa ng mga nagsasakripiso, huwag naman po tayong maging pabigyan. Alam niyo po, napakasarap ng basahin ng Ecclesiastes. Napaka-personal ng kanyang Napaka-personal pagka siya ay nag-cancel sa'yo, pagka tinignan mo. Habang inuulit, kahit nabasa mo na siya ngayon, uulitin mo siya. Iba na naman ang maibibigay niya sa'yo na na aral na makukuha mo. Take time to enjoy what you have earned. Sa tao talaga, napakaanong magano eh. Yung matiisin. Isang kahit sa simpleng pagaan. Tingnan po natin. Sa bahay, madaming magagandang kumot. Pero ang pinagkukumot, yung butas, yung lumulusot yung paa. Aywan ko ba kung bakit? Eh, di ba? May mga bagong silya. Yung salaset, nakabalot. Ang inuupuan, lata ng floor wax. Hoy! Ano no? Ang daming tuwalyang magaganda. Ang ang ginagamit, alam nyo, yung tuwalyang manipis, yung may tatak na, good morning ba yun? Hello! Parang ganito daw po ang buhay, sabi ni Solomon. May isang halimbawa, may isang tao na may mabigat na sunong-sunong sa kalsada. May mabigat siyang dala-dala. Ngayon may sasakyan, pick up. So, si Brother Jun yung nagdaan, no? Nakita yung nahihirapan. Ano? Isinakay niya yung may sunong. Ade, para matulungan niya, andun yung kagustong matulungan. Nanakbo na siya. Pagsilip niya sa side mirror, sa kasalir, nakita niya yung sinakay niya, sunong-sunong pa rin yung dala-dala. Hello? Ganun daw po tayo. Hindi natin ini-enjoy yung mga bunga ng ating ang nakakalungkot ito. Gaya nung nandun sa mga talata na ating binasa. Kung ikaw ay mayaman na maya, pinapaguran mo. Siyempre, yung kayamanan na yun, ibigla ka na matay. Kanino mapapunta yun? Sa anak mo, o kaya sa asawa mo. Eh ngayon, sa anak mo na tayo, sa anak. Yung anak mo, nag-asawa. Yung lahat ng pinagbaguhan mo, yung nasa anak mo na. Ngayon, nag-asawa yung anak mo. Dalawa na sila. Na yung isang tao wala namang kinalaman dun sa pagpapaguhan. Eh, namatay yung anak mo. Nag-asawa uli yung asawa ng anak mo. Dalawang magkaibang tao na. Yung makikinabang ng iyong pinagpaguran. Sinasabi ni Solomon, dapat enjoy na. Tingnan lang po na. Halimbawa, ngayon ito yung masakit. Wala ka anak. Mayama ka. Nung namatay ka, napunta sa asawa mo. Nag-asawa yung asawa mo. Yung magandang kama mo, king bed, water bed, ang nakahiga na yung asawa mo sa asawa niya. Hi! Napakasaklap ng buhay. Yun po yung sinasabi nung talata. Take time to enjoy what you have earned. Number 7 na po tayo. Number 7. Malapit na po. Okay lang po ba? May time pa? Mahaba pa. Sige po. Wisdom is only wisdom when you use it
wisely. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 7 verses 1 to 6. Dito na po ako titingin, medyo nagbe-blurred na po yung mata ko sa ano. A good name is better than a fine perfume, and the day of death is better than the day of birth. It is better to go to the house of a mourning than to go to the house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Frustration is better than laughter because a sad face is good to the heart. The heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of the fools is in the house of pleasure. It is better to heed the rebuke of the wise person than to listen to the song of fools. Like the crackling of thorns under the path, it is the laughter of fools. It is the laughter of the fools. This is too is meaningless. Parang tumutula lang po si ano, no? Si Solomon. Pero sinabi niya, sa 7, sabi niya, good name is a better than a perfume. Tapos sabi niya, mas mabuti daw ang kamatayan, araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuti daw pumunta sa lugar ng pagluluksa kaysa sa lugar ng kasiyahan. Mas maigi pa daw nararanasan natin yung kalungkutan kaysa sa tawanan. Mas maigi daw ang pintas ng taong matalino kaysa papuri ng taong walang alam o ng mangmang. Parang baligtad po, no? Pero isa lang po ang sinasabi doon ni Solomon. Kahit doon sa mga bagay na akala natin ay hindi mainam, may matututunan po tayo. Sabi niya, mas maigi daw yung pumunta sa lamayan kaysa sa kasiyahan. Kasi dapat alam natin na tayo din ay mamamatay. Dapat nararanasan din daw natin yung kalungkutan. Para kung dumating man sa atin yung kalungkutan, alam natin itong dalhin at hindi tayo mabubuwa. Ganun po kasimple yung mga aral na tinuturo sa atin ni Solomon. Ngayon, yung karunungan ng tao, magiging karunungan lang yun kung gagamitin ng tama. Wisdom is only wisdom when you use it wisely. Medyo ipapastra ko na po dahil ako ay natutuyuan na ng laway. Punta na po tayo doon sa pang-8. Sa pang-8 po, sabi niya, you think you know God's way, but do you? Sinasabi mo, kilala mo ang Diyos. Sinasabi mo, alam mo yung salita ng Panginoon. Pero alam mo nga ba? Iyan yung sinasabi sa atin ngayon. Basahin po natin ng Ecclesiastes chapter 8, verses 7 and 8. Sabi po niya doon, since no one knows the future, who can tell someone else what is to come? As no one has power over the wind to contain it, so no one has power over the time of their death. As one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. Ang sinasabi po ni Haring Solomon, walang nakakaalam ng mangyayari sa bukas. Pagka po sinabing walang nakakaalam, sino magsasabing nariyan na yung end of times? Sinong magsasabi na ito ang mangyayari? Sabi niya nga, walang ang nakakaalam. Ngayon, ang nakakalungkot, pati Kristiyano, alam nyo, naniniwala sa horoscope. Pumupunta sa manghuhula.
Sister Rochelle, tama ng tao. Ha? Di pa ba totoo yung sinasabi ni, ano, ni Solomon? Meaningless. Meaningless. Everything is meaningless kung hindi mo naiintindihan kung ano talaga ang kahulugan ng buhay. Inom lang po ako sandali. Punta na po tayo sa chapter 9, ay, sa pangsiyam. Pangsiyam na puntos na ibig iwanan sa atin. Wisdom is the best weapon of all. Basahin po natin sa Ecclesiastes chapter, ano ba yung nakasulat natin dyan? 8, 16, and 17. 16, sabi niya, when I applied my mind to know wisdom and to observe the labor that is done on earth, people get to sleep day and night. Then I saw all that God has done, no one can comprehend what goes on under the sun. Despite of all efforts to sort it out, no one can discover its meaning. Even if the wise men claim they know, they cannot really comprehend it. Napakagandang payo ng isang napakatalinong tao na si Solomon na sa kanyang old age. Alam niyo po si ano, si yung kung titingnan po kasi natin ng ano, ang Ecclesiastes, parang buhay ni Solomon 'to, yung tinakbo ng buhay niya. Buhat sa kung paano niyang nakamit yung karunungan hanggang sa ngayon po ay nasa lugar na siya ng pagtanda. Ang mga binabanggit niya sa talata ng mga susunod ng talata ng ano ng Ecclesiastes ay kagaya kanina nabanggit na niya yung kamatayan. Ngayon sinabi niya, purihin mo ang iyong Diyos habang nakikita mo ang habang ang mata mo ano na yan, magkakasunod-sunod na yan kasi nasa old age na siya. Habang ang buhok mo ay sorry. Habang ang buhok mo ay hindi pa pumuputi, ako hindi na puputi. Nawala na. Habang ang buhok mo ay nasa ipa, dapat alam mong may Diyos ka. Yun na yung sinasabi niya eh. Kung titingnan natin dito sa Solomon, pagkain na niya, lahat ng kanyang karanasan, nire-review na niya. Nire-review na niya. At sinasabi niya dito, pagka binasa natin yung mga talatang mga susunod ng Ecclesiastes, sinasabi na niya, ito yung mga ano, ito yung mga dapat na gawin natin. Ito na, kaya sabi ko niya, million lessons na makukuha natin dyan eh. Pero, sabi doon, weapon, wisdom is the best weapon of all. Gawin na lang po natin simply. Sa buhay po natin, ang daming nating hindi napapansin na mga bagay na dapat ay maluwag ang ating pamumuhay. Gawin na lang po natin halimbawa sa bahay. Sa bahay, ang kutsilyo mo napakapurol, bungal pa. Ngayon, isa lang ang kutsilyo. Ngayon, maghihiwa ka ng isda. Bungal, mapurol. Ano kalalabasan nung isdang hinihiwa mo? Pispi. Dahil isa lang ang kutsilyo. Bakit hindi mo taliban yung kutsilyo mo para gumaan ang buhay mo? Eh, di po ba? Ngayon, dahil iisa ang kutsilyo mo, pinanghiwa mo ng sili. Ngayon, magbabalat ka ng mansanas. Anong lasa nung ano? Anong mansanas na hihiwain mo? Man, bumili ka ng maraming kutsilyo, no? Para gumawa ng buhay mo. Sa bahay, iisa'y tabo. Yung tabo, nasan yung tabo? Hoy! Nakakakalbo na yun. Man, bumili ng tabo. Tambakan mo ng tabo. Tabo doon sa may halamanan, tabo doon sa kusina, tabo doon sa lababo, tabo. Isa tabo, tabo, tabo. Nasa yung tabo. Ay, naku. Wisdom daw, dapat, yun yung maging weapon natin eh. Sinasabi niya. Meron pa, naaalala ko dati.
may isang napuntahan akong bahay. Ano yun eh, actually, maaga ang service nun sa church ay ano, hapon. So, mayroon kaming binisita na bahay. Eh, magpa-plancha ng damit. Yung bombilya, ito yung planchahan. Yung bombilya, mayroong saksakan. Doon nakasaksak yung, nakalawit yung bombilya, doon nakasaksak yung plancha. Habang nagpa-plancha, ang ilaw. Ako po'y nahilo talaga. Gekewang-kewang yung, ay sus, manong lakyan mo ng iba saksakan, ba't pinahihirap mo yung buhay? Sister Leti, parang alam niyo na, baka gaw, pendulum, gumikewang, katahilahin niya yung plancha, gumagano yung ilaw. Yung anino niya, hindi ko na alam kung saan ko hahabulin. Kain ako. Sa banyo. Hello? Gagamit ka ng banyo. Isasabit mo yung tuwalya. Maliligo ka eh. Maliligo. Wala ka. Di mo alam kung saan mo isasabit yung... Wala ka man lang mapagsabitan. Manong lagyan ng pako o kaya ng isko na pagsasabitan ng tuwalya. Ano po? Sino may banyong ganun na wala man lang sabitan? Pag-uwi nyo, lagyan nyo ng pako, lagyan nyo ng sabitan, ano po? Huwag po natin pahirapan yung buhay, yun yung sinasabi ni, ano, ni Solomon. Hello po. Andiyan pa po ba kayo? Ito na po, pang-sampu na po tayo. The sum of all of it all is to fear God. Ito po ang katotohanan ng sinasabi ni ano ni Hari Solomon. Vanity is vanity, meaningless is meaningless, everything is meaningless. Kahit po kayo ay nag-e-enjoy sa buhay, yun naman ang gusto niya eh. Palagay niyo po ba ang Diyos, hindi matutuwa na kayo ay hindi nahihirapan, hindi nag-e-enjoy sa buhay? Isang act of worship po is yung enjoyin mo yung pagpapalang meron ka sa'yo. Dapat ini-enjoy mo yun dahil pagpapala ng Diyos yun, nakakaya naman sa Diyos, pinagpala ka niya, hindi mo ini-enjoy. Pero ang sinasabi ng ano, baliwala lahat yan, nonsense lahat yan. May narinig natin yan eh. Nonsense naman yung pagkamatay ng tao na yun, tumatawid lang, nasa kasaan. Ano yan, di ba? Nonsense. Pero sabi niya, the sum of all is to fear God. Lahat po tayo dapat nag-i-enjoy sa pagpapalang pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero wag na wag natin kakalimutan. Kahit na nag-enjoy tayo, pagka po tayo namatay, harap tayo sa ating manlilikha. Sa pagsasaya mo ba, pagpapalang meron ka, mabuting bagay ba ang ginawa mo? Dapat enjoyin mo bilang kapurihan sa Panginoon at hindi dahil sa anumang kaparaanan. Dahil makikipagtuos ka sa iyong Maker pagdating ng araw. Sabi niya dito, one day God will bring the justice of all we done and to tell us that the proper response in all of this is to fear the Lord and keep His commandment. Meaningless, chasing after the wind. Buwan sa simula hanggang sa dulo ng Ecclesiastes, wala daw kwenta, para daw tayong humahabol sa hangin. Eh, hangin hindi naman natin mag-contain. Meaningless, kung ito ay sabi ko nga kanina, hindi natin na hindi natin pinahalagaan na tayo ay haharap sa Panginoon. Pagka ho tayo ay namatay, haharap tayo sa Panginoon. Ipagtutuos natin to. Kaya dapat, hindi lang po ang buhay ay panay sakripisyo, kundi makita natin ang kahalagahan ng sinasabi ni Solomon. Si Solomon po ang pinakamatalino ng tao. Hindi po natin may deny yun. Kaya sabi ko kanina, yung pagpapala ni Solomon, nakatalinuhan na yun,
sana ay makabahagi tayo sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ating pinag-usapan ngayon. Tayo po lahat ay yung ko, tayo lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa oras na ito. Panginoon, sa bawat bahagi ng aming mga pag-aaral sa umagang ito, nawa po mag-iwan niyo sa amin ng impact sa aming mga buhay, katotohanan na kung saan, Panginoon, dapat na makita namin ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ito walang kabuluhan, kundi makabuluhan lamang ito kung lahat ito ay sa inyo namin iniaalay, Panginoon. Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng tamang pagkakaunawa sa bawat salita na aming narinig. At lagi po namin tatandaan, lahat po ng aming gagawin, kahit ito ay pagsasaya, Panginoon, lahat po yun ay ipagsusulit namin sa inyo. Kaya, Panginoon, huwag po kaming maalis sa inyong mga salita, kundi ang buhay namin ay maging magaan, magaan kaming maglilingkod sa inyo at patuloy na maglilingkod po sa inyo. Yung aming mga ari-arian, yung aming mga buhay, lahat po yun dapat nakikita namin nang galing sa inyo. Kaya, Panginoon, wala kaming gagawin kundi purihin ka, pasalamatin ka sa oras nito. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti nyo. Yung tamang pangunawa, ibigay nyo po sa amin. Panginoon, pupurihin ka po namin sa kabuuan ng aming mga buhay. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen. Salamat po sa bawat isa.